ang pangatlong Pinoy boxer na naging world champion sa larangan ng boxing. Ang kauna-unahang Pinoy na naging 2-division world champion na si Eleuterio Zapanta o mas kilala sa tawag na Little Dado. Sa nalalapit na 100-year anniversary noong tayo unang magkaroon ng world champion sa katauhan ni Pancho Villa, gugunitain natin ang mga Pinoy boxers na naging kampyon sa mundo ng boxing. Ngayong araw, kikilalanin natin kung sino nga ba si Little Dado. Pinanganak bilang Eleuterio Zapanta noong January 1, 1916 sa probinsya ng Negros Occidental. Ito rin yung probinsya kung saan nagmula ang mga nauna nating kampyon na sina Pancho Villa at Small Montana. Kagaya ng nabanggit ko sa nakaraang video tungkol sa istorya ni Small Montana, naging impluensya din ni Eleuterio ang kanyang kababayan na si Pancho Villa para tahakin ang mundo ng boxing at maging kampyon sa buong mundo. Sa taong 1932 at sa edad na 16 anyos, nagsimulang pasukin ni Eleuterio ang mundo ng boxing at gumamit ng professional name na Little Dado. Ito ay kagaya ng ginawa ng kanyang mga kababayang world champion na sina Montana at Villa. Sa unang 4 na taon niya sa pro boxing, nakapagtamo siya ng 28 sunod-sunod na pagkapanalo sa loob ng Pilipinas bago siya mapatumba ng kapwa Pinoy na si Little Pancho, na kilala bilang half-brother ni Pancho Villa. Ito ay nangyari bago siya ipakilala at mabigyan ng break sa Amerika nang tinalo siya ni Little Pancho ng 3 beses sa loob ng 4 nilang pagkikita sa Maynila at Bacolod. Alam niyo ba na simula nang matalo si Little Dado kay Little Pancho, 5 taon ang binilang bago siya ulit matalo, at ang mas nakakabilib pa doon, ang lahat ng laban niya sa 5 taon na yon ay ginanap sa Amerika. Doon ay nakalaban niya sina Jackie Jurich, Henry Hook at Lou Salica, na nakalaban ni Small Montana sa isang world title fight. At syempre, yung mga kapwa Pinoy boxers na nagtatangka din maging world champion noong mga panahon na yon, na sina Small Montana at Little Pancho. Dahil sa winning streak na ginawa niya sa Amerika, nabansagan si Little Dado bilang isa sa 5 pinakamagaling sa flyweight division ayon sa The Ring Magazine. Ito ay dahil nagawa nitong maging kampyon sa 2 division na bantamweight at flyweight noong 1940 at 1941. Ngunit matapos niyang maging 2-division world champion, tinangka niya pa ding umakyat sa featherweight division at maging pangalawang boksingero sa kasaysayan na maging 3-division champ sunod kay Henry Armstrong. Ngunit nagpa siya na lamang siyang magretiro matapos niyang matalo kay David Kui Kong Yang para sa World Bantamweight title. Sa kabuuan ng kanyang boxing career, nakapagdala siya ng 70 wins, 6 losses at 11 draws. At alam niyo ba na sa 6 na talo niya, 2 boksingero lang ang nagawang matalo siya sa buong boxing career niya. Ito ay sina Little Pancho at ang Chinese boxer na si David Kui Kong Yang. 3 talo sa Pilipinas at 3 talo sa Amerika. Maaga namang pumanaw si Little Dado sa edad na 49 years old, at noong 1996, muli siyang binansagan ng The Ring Magazine bilang 5th pinakamahusay na Pinoy boxer sa kasaysayan ng boxing. Bilang Pilipino at pagiging tagahanga ng larong boxing, mas mainam na kilalanin muna natin ang sarili nating mga boksingero, at upang madagdagan na rin ang kaalaman tungkol sa kultura ng boxing sa Pilipinas. At bago ko tapusin ang video ay mag-iiwan ako ng tanong na maaari niyong sagutin kung gusto mong ma-shoutout sa susunod nating video. Ang tanong ay sino ang 2 boxers na bukod tanging nakatalo kay Little Dado? At kung ikaw pala ay bago pa lamang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating content tungkol sa Philippine sports history.